Programang pangkabuhayan o livelihood program ang pinangunang sinagawa ng mga Adventist ng Kababaihan ng Metro San Pablo 2 District. Ito ay kanilang ginanap sa Santa Isabel, San Pablo, Laguna kung saan kabilang sa kanilang mga itinuro ay manicure, pedicure, foot spa at iba pang kasanayang maaaring pagkakakitaan ng mga nagsidalo. Si Lenny Reyes para sa Balitang May Pag-asa. Isang oportunidad ang ipagkaloob sa mga kapatid ng Metro San Pablo District 2 sa pagsasagawa ng livelihood program dito sa Santa Isabel, San Pablo City na isinagawa upang matuto ang mga kapatid ng kalalakihan at kababaihan sa paggugupit, manicure, pedicure, hair rebond, hair coloring, pagkukulot at foot spa. Ito ay nakatulong sa akin para magkaroon ako ng time para sa sarili ko at alam ko na ito ay magkakatulong sa bawat isa na magkaroon ng sariling hanap buhay. Bakas sa mukha ng bawat isa ang kaligayahan sapagkat dagdag kaalaman ito sa kanila, lalo na't magagamit sa kanilang personal na pangangailangan. Mabigyan sila ng pangkabuhayan at lalo na sa kanilang isasagawang mga paglilingkod. Papasalamat po ako sa Panginoon na ako nakasali sa programa po ito para po sa ikabubuti ng aking pamilya para makatulong po ako sa ikabubuhay. Papasalamat po ako kung hindi po sa Seventh Adventist po lang po ako dito. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Natutuwa po tayo sapagkat marami pong mga kababaihan ang nakisangkot sa ganitong gawain. Nawa, lahat po na nakisangkot sa gawain ito ay pagpalain ng ating Panginoon at tungo po ito sa dagdag kabuhayan at ministeryo na ating gagawin sa paglilingkod po sa ating pong mga mahal na kapwa. Sa huli, ang nasabing programa ay naging pagpapala sa mga dumalo na maaaring magamit sa paglilingkod sa bawat iglesyang kinakaaniban. Hangad ng samahan ng Women Ministry Department ng MSPD2 na mas mapalawak pa ang paglilingkod sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, pagpalain po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ako si Lenny Reyes, naghahatid na mabuting balita para sa Hope Today and PUC News.